Hi guys! Magandang araw! Sa araw na to, meron po tayong special guest ngayon. Walang iba kundi si Mr. Garcia, our handyman! Hello! Malaking palakpaka naman dyan! It's your time to shine! So ngayon, sa wakas magagawa na niya yung ating matagal na pinapagawa, yung kinukulit natin sa kanya, yung ating table or shelf para dun sa mga plants natin ulit para hindi na sila nasa sahig lang. So again, it's another beautiful day, sunny day. Kahapon, nag-spring cleaning tayo guys. Mainit. Parang medyo ano ngayon? Cloudy ngayon, no? Medyo cloudy ngayon. But anyway, maganda pa rin ang panahon. It's still warm, so very nice. Kaya, start na natin. Tignan natin kung paano natin siya, paano natin niya gagawin yung kanyang project. Lalabas din na yung kanyang mga ano, mga toys. What's that? Sliding microphone. Miter saw. Yeah. Okay. Wish ko lang alam kung gamitin niya, no? Gagawa po tayo ngayon ng isang table para sa halaman ni Maria Maria. Ang swerte ko naman. Buwan natin kung kaya natin. Lakas naman, no? Pahambol pa to. Nagsyamba lang tayo. Kung di nyo po na itatanong, guys, ano yung mga yan? Handyman si Hubby. Yan. Tapos, sige, ipa-plug na kita, ha? Ano po sila? Kapag winter, summertime, gumagawa sila ng mga ano, deck, fence, yan, basement. Meron niyang kasama, eh. Si bro. Sino nga ba si bro? Sino si bro? Bro Boyet. Bro Boyet. Yan, taga ano lang. Taga kabilang neighborhood lang yan. Extra. Extra. Apo. Siya gumawa. Ay, actually guys, ito. Kunin natin. Itong garahe na to guys. Yung garahe ni neighbor. Sila gumawa niyan. O, oh, diba? Kunin natin. Sila gumawa niyan guys. Yung garahe na yan guys ni neighbor. Sila gumawa niyan. Uy, ang sarap ng araw, haring araw. Napakasarap. Sana naman sa ano, magtagal naman ngayon ng konti yung summer naman. O, yan. Diba? Taas ng kamay dyan, yung may mga asawang handyman. O, ha? Mahirap pong maging handyman kapag ang asawa mo ay maraming idea. Pagod, pagsama. Ganon? So ano yung ibig mo sabihin? Ayaw mo nun, hindi ka nabubore. Marami kang ginagawa. Kasi may isip niya, gusto niya ipagawa niya. So again, ang ating favorite store. Saan natin galing yung mga wood na yan? Home Depot! At saka guys pala, last year, yung likod namin, yung aming deck, ginawa namin siya ng pergola. Si Hubby din ang nag-design at gumawa nun last year. Diba guys, last year, nung COVID project namin yun last year. Yeah. So, insert natin dito. Kung meron tayong makitang video nun, insert natin. Okay. Ano? Okay na? Okay na. Wait na. Magsusukat lang ako sa loob. Baba. Ano? Sa ilalim lang nung white. Sa 20. Pwede rin. 20 or 21. Huh? Mga 20 and a half. Ganon. Gusto mo may half pa?
Kawawa naman to. Hirap mag-isip pag naka-camera. Moral support. And guys, yung mga pinutol niya. Paa. Paanong ano? Mesa. Patalastas muna guys habang pumasok si Javi sa loob. Etong mga planter na to, ginawa niya din yan. Hindi namin alam noon kung saan namin lalagay yung mga yan eh. Pero dyan na lang, na-inspire kami sa kapitbahay namin, si kapitbahay na Heather. Kasi lahat ng inches ng kanyang yard ay talagang ginamit niya at tinamnan niya. Last year, nagtanim siya ng maraming gulay doon, no? Ayan, yung mga planter na yan, back, yung mga raised beds na yan, guys. Sa kanya yan, yung magmula doon sa unang-una, 1, 2, 3, 4, 5, 5 yan. Tapos yung pang-anim, binigyan niya sa amin yan. Tapos, dadagdagan ko pa nga yan ng mga dalawa pa dito. Kung nasaan yung mga paroroon na ng mga dandelions. Tapos kagabi, guys, itong mga to, tinanim ko na. Yan yung mga seeds na sinimulan natin noon. Kawawa naman, di ba? So, hulaan nyo kung ano yan. Mais yan, guys. Maniwala kayo sa hindi. Mais yan. Mukha lang siyang glass, pero mais yan, guys. Tapos, ito. Zucchini. Zucchini to. Biro nyo, 2 months na ano yan? Ang tawag dun sa pag hindi na siya masyadong lumaki? Ano yan? Bantilot pa? Ewan ko, basta. Tapos, ayan, namumulaklak na nga siya dahil, ano? Ay, nandiyan na pala si Javi. Bumalik na siya. Ano ba yan? Tapos, basta, surprise yun, guys, kung ano magiging, ano niyan, mga vegetables niyan. Tapos, ito, surprise din yan, guys, kung ano yung laman ng mga yan. May laman yan. May laman yan. Ito rin, ito, at ito. Yan, kahapon, May, Sabado, May 22, doon natin yan tinamnan. Yeah.
ginagawa natin table para sa mga halaman ni Mrs. So, madali yan lang. Medyo easy lang ang gagawin natin. Kaya, hindi masyadong komplikado. Ang unang ginawa natin ay yung mga legs o paa ng ating table. Then, binilang ito. Sanding natin. Sino magsasanding? Siyempre. Sino ba ba? Yun ang trabaho ko, guys. Magsanding. Ang gagawa. Gagawin ko yung part ko, siyang masasanding at mag... Ano? Pintura. Pintura. Para-paraan lang yan. Oh. Merienda tayo, guys. Gutom kami. Ako pala. Kasi ito yung kira namin. Di ba kahapon nagginis kami sa labas? Sobrang busy namin at nag-enjoy kami sa weather. Hindi namin napansin. Alas stress na pala ng hapon, ng tanghali. Hindi pa kami nakaluto. At ito na. Ito yung tira namin kahapon. Bali, ito yung favorite namin na binili. Favorite din ninyo, for sure. Nagsisimula sa letter J, nagtatapos sa letter E, it's Jollibee! Kain na tayo, guys! Yan, guys. Sa kanya ko natutunan yung paggamit ng triangle kay Hubby. Kung hindi nyo naitatanong, guys, si Hubby ay arkitekto. Graduate siya ng architecture. Graduate lang mo ng architecture. Pagkatapos mag-graduate, napunta na ng Canada. Opo. So, hindi siya nakapag? Hindi ako nakapag board exam. Ito ang ginagawa ko ngayon dito sa Canada. Mag-carpintero. O, diba? Pwede na, malapit-lapit na. Yan. Edi, yaman din lang na carpintero siya. Edi, take advantage na yan. Pagawa na naman, pagawa. Yung mga planters last year, sa kanya ko pinagawa. Yung, ano pa ba yung mga ginawa natin last year? Yung ano, yung console table, ginawa mo din. Tapos yun nga, yung pergola, ginawa mo din. Ayun. Ano lang naman, guys, habang summer, di ba, yung mga project nyo pag summer, gawin nyo, total, mahaba-haba naman yung, ano, pag day off nyo, ganyan, mainit, di ba? Do something productive. Ikaw, nasa sayo. Ganyan po sila. Minarkahan ko para alam ko na yung i-scroll ko dun sa kabila. Okay. So, ngayon, kailangan ko ng tulong. Oy, kailangan ng tulong, tagahawak. May extra tayo, guys. Nagpapatulong siya. Ito yung hahawak sa weight.
O diba guys, customized furnitures. Yes. Tapos sa baba mo na. Natatandaan mo ba yung presyo ng mga wood na binili mo? Hindi, pero mura lang to. Ngayon guys, gagawa naman tayo ng bracing para sa paa ng table natin. Kasi kung ganito lang siya, medyo marupok siya. Hindi siya matibay. Gumagalaw-galaw. So this time, lalagay natin ng bracing dito. Mula dito hanggang doon. Mula dito sa gitna nito. Para dagdag support sa mga legs o paa ng table natin. So, magano lang tayo. Susukat lang tayo. Extra na naman guys. Alright guys, ito patapos ang ginagawa natin. Nilalagyan na lang natin ang mga screws sa taas para sa support nito. Ano yung ginawa mo kanina wala ako? Kung wala, bali kanina wala siya, tinuloy mo yung ako pati itong bracing na ito. Tapos, wait, tingnan natin. Bracing na ito, yung dalawa na kabilaan, support yan. Kasi kanina, kapag ka pagka nilagyan mo ng force sa taas niya, nagbe-bend para siya sa mukha. So, nilagyan namin ito na support sa gitna. Yun yung magbubuhat lahat ng weight na sa mga planks niya. So, sa ngayon, naglalagay pa tayo ng screws sa taas para mas matibay. Okay guys, nagustuhan niyo yung video na to. Hindi mo magdapat yan. Lahat ng pinag-iskuhan na yan, butas, lalagyan po natin ng masilya para makinis pag natapos. Tsaka natin pinturahan. Okay? Sino mamimintura? Si Mrs. again. Sino ba? Yan. So, ganyan siya. Yeah. Konti-konti so, tapos na ba yan? Tapos na? Wala ka nang ilalagay na kahoy? Konting screw na lang, tsaka yung masilya, tapos pintura. Okay na. Pero in terms of mga kahoy, wala na? Wala na. Tapos na yan? Okay. Alright. Ang galing naman. Nalingat lang ako ng saglit. nagtanggal lang ng kaunting dandelion. Natapos na niya. Bilis naman. Galing! May pahabol si Hubby, guys! Ako'y na-surprise! Kinawa mo na yung mga planter! Yung mga planter sa labas! O, diba? Ilan ang magagawa mong planter? Dalawa? Okay! Baka may tanim na natin yung mga gusto ng peanuts. Di ba sabi mo, gusto mo ng peanuts? Eh, meron tayo ano? Sige, makapagtanim nga ng peanuts. Yun ang reward mo. Yay!